دهد. Sigawit kayo sa Panginoon ang isang bagong awitin. Magsigawit kayo sa Panginoon buong sanda itigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang mahalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsigawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsigawit kayo sa Panginoon buong sandaigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Ireneo, isang obispo at martir, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkalob mong bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kami dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon?
Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hiduway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsiup tayo po ang lahat. Ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwi na. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami." Sabi nila, "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Minsan, kailangan pang lumubog bago tayo tumawag sa Diyos. Minsan, kailangan pa ng unos para lang tumawag sa Diyos. Mga kapatid, ito po yung ipinakita ng mga alagad ni Jesus habang sila ay sakay ng bangka at naglalayag. Biglang hinampas sila ng malakas na alon. Nataranta at natakot ang mga alagad. Samantala, si Jesus naman ay natutulog lang sa bandang likuran habang hinahampas ng alon at nakakaranas ng unos ang mga alagad, si Jesus natutulog lang sa bandang likuran. Dito na nagsimulang tumawag ang mga alagad kay Jesus at humingi ng tulong. Kaya nga, ang sabi sa kanila ni Jesus, kay liit o napakaliit naman ng inyong pananalig. At pinatahimik ni Jesus ang alon. Pagtuunan natin ang pansin yung sinabi ni Jesus, napakaliit naman ng inyong pananalig. Hindi niya sinabing, wala kayong pananalig. Hindi. Ibig sabihin, meron. Merong pananalig. Maliit nga lang. Meron kasi alam ng mga alagad kung sino ang tatawagin sa oras ng unos. Alam ng mga alagad kung sino ang hihinga ng tulong sa oras ng bagyo. Pero maliit ang kanilang pananalig kasi alam na nga nilang kasama nila si Jesus. Alam na nga nilang andoon si Jesus sa bangka. Bakit kailangan pang matakot at mataranta? Ito yung madalas na karanasan nating mga deboto at katoliko. Simba tayo ng simba. Nagdadasal naman. Kaya lang, bakit kapag may unos, ang daling mataranta? Minsan nga, ang iba, pumupunta pa sa iba. Iba ang nilalapitan kapag oras ng unos at bagyo. Yung iba, kapag oras ng unos, kumakapit sa patalim. Bakit ganun? Nagsisimba naman, nagdadasal naman, pero pag oras ng unos, iba ang nilalapitan. Pero ang mas nakakalungkot na kwento ay yung kailangan pang maranasan ang unos, kailangan pang lumubog bago tumawag sa Diyos. Mas madami yung ganito. Iintayin pang magka-problema bago magsimba. Kailangan pang magkasakit bago magbagong buhay. Noong sagana, walang paramdam. Pero noong naghihirap, daing ng daing. Noong sagana, wala kang marinig. Noong naghihirap, daing ng daing. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin at ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo, kung alam mong kasama mo si Jesus, wala kang dapat ikatakot,
wala kang dapat ikataranta dahil tandaan, hindi ka hahayaang lumubog ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya naway mapanatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patataginawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo tayong lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos natin na siya na rin nagtulot na tayo'y may maiangin sa hapag. A
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabi nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Ireneo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po tayong lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Salamat sa pamilya.
at sa kaibigan, kaloob na biyaya, iyanaway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Mapabilang sa kaharian niya, araw ng bagong silang lugar ng likaya. Kapiling si Maria, pahati si San Jose, angin na masasaya na apostol na dose. Oong Senyor, purihin paring na sa trono, kanyang nga lay sambahin, viva na sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarmal ka namin.
pangalan.